So, TikTok, watermark, what and watermarking in general, and video attributes. So, tatlo sa isang vlog. Pwede naman tayo mahabang vlog. So, unang-una, ano ba itong TikTok watermarks na maraming tutorial sa Google, both steps and videos kung paano ito tatanggalin. So, ito ay isang graphics, parang graphic siya. Okay, parang yung nakalagay yung logo ng TikTok na naka-superimpose. Nakalagay dun mismo sa image. Okay? Ang purpose daw nun sa TikTok is para hindi mo siya makakalimutang i-repost without that attribute. Ibig sabihin, pinapakita yung attributes ng video, lalo na kung saan ang galing. Okay? Yung origin ng media o ng video, pinapakita kung saan galing. Okay? Pag sinabi kasing origin ng, pag sinasabi kasing attributes, yung properties o characteristic ng video na yon. At syempre, ang isa sa dinidisplay nila para maging valid is dinidisplay nila yung origin ng video. Okay. Siguro para hindi sagabal at gumanda yung panonood mo ng para maaliwalas dun sa titingin. So, may mga tutorials or even may mga softwares kung paano tatanggalin yung watermark. And watermark in general, watermarking, yung tinignan natin, yung watermarking daw is done to protect the confidential information. Kaya naka-watermark yun is, yun na nga, yung pinoprotektahan nun yung confidential information, at saka yun yung nag-indicate o nagsasabing valid yung isang document. So, ibig sabihin, pag may naka-superimpose na watermark dun sa inyong video, ibig sabihin, sa TikTok, galing sa video. Ay, galing sa reliable source. Yun lang ang ibig sabihin nun. Kasi minsan sagabal talaga yun. Nakakaano, diba, maganda yung video. Sagabal nga naman kung may watermark. Pero ang silbi lang nun is ipakita yung origin ng video as a primary attribute. Ibig sabihin, galing sa legal source yung video. Meron kayong TikTok video, pag i-display sa TikTok, ibig sabihin, pinakita ng TikTok na galing sa reliable source yun, kaya watermark. Most, kaya naka-watermark. Kasi minsan nadadaya na yan eh. So, minsan kasi pag na ano ng TikTok yan, TikTok na rin mismo ang kusang nagtatanggal yan. So, yun yung natutunan natin. Yung watermarking pala is confidential information and indicates a validity whether it's a video or a document. So, yun. Yung attributes kasi is yung characteristic ng video. Lalo na yung origin, kung saan nang galing, yung source. Kasi minsan, ang nangyayari is kinokopya lang yung kinokopya lang yung video o dina-download lang. So, kaya may watermark sa TikTok. Kasi, pag dina-download mo ulit yun, hindi mo pwedeng, pag dina-download yun at i-upload mo ulit, hindi mo maaangking yun kasi hindi mo natanggal yung watermark. Kaso may mga taong magugulang, tinatanggal yung watermark, magmukhang kanila. So, yun. Nakita ko lang na isa sa FB Live ni Ma'am Lani Mercado, yung kasamahan ko dati. Sabi ko, oo nga, no? Papag-aralan niya. Ba't nga naman may watermark na gano'n? So, yun pala yun, no? May valid source. At saka, syempre, para, indicate na kung trial version yun, kung may naka-superimpose na try. Kasi may mga softwares na trial version lang. So, ibig sabihin, kailangan bumili
or kumuha ng original, kaya sila nagkakaroon ng watermark na gano'n. So, yun lang po.